kalaban ng Wild Horse ng Amerika na si Trinidad. At para magkaroon ng isang pang special training, pumunta sila Makibao sa Amerika. Hindi nila inakala na madudukot ng isang mafia na nagngangalang Black Hand Group si Makibao. Hinabol nila Makibao ang dumukot kay Makibao at napunta sila sa isang illegal racing field. Doon nakilala nila ang sakabayang pangarera na nagngangalang Fried Chicken. Tinukot si Makibao! Bakit mo ginawa yon? Tumigil ka. Hindi mo madali masisira ang kulungan na ito. Makukuryente ka lang tulad ng kaibigan mo. Umalis na lang kayo tulad ng sinabi ko. Sige na, mabuti pa umalis na kayo. Hindi ako aalis dito! Magkapareho lang tayo! Ayoko nung daraya sa karera! At ayoko rin ang natatalo! Pero ang pinakaayaw ko ay ang sumusuko na hindi lumalaban! Kailangan ko itisin ang kondo ang sakit! Alam ko masisira ko rin ang pinto! Ang kabayong ito... Nabingo nga ako ng una kong pagsubok, pero... Tumigil ka na, Makibao! Mumpilit yung sarili mo! Hindi, Boss Arnold! Itutuloy ko ang pag-atake ko! Hanggat nailabas ko ang kapatid ko sa kulungan na yan! Ang kapatid mo? Salamat sa tulong mo, Pards. Tinulungan mo Superstar Racers, Fried Chicken. Sa kalungan para sa iyo yun. Kung nahuli kayo ng boss ng mafia dun sa Quatra, kakawawain niya ang kapatid niya. Meron din akong kapatid na babae noon. Ano nangyari, Donna? Buti naman at nagising ka na, Red. Asan ang kapatid mo ngayon? Ano nang ginagawa niya? Ewan. Nagkahiwalay kami. Sa mga itsura niyo, pati na rin sa pananalita niyo, mukhang hindi kayo taga rito sa Amerika. Bakit iniwan niyo ang bansa niyo at nagpunta rito? Anong pake niyo? Ang totoo, isa akong kabayang pangarera mula sa Japan. Nabalitaan kasi ng boss ko na mayroong magaling na mastang dito na nagngangalang Trinidad. Sabi ni Mr. Zhang, ginagamit din niya ang Mazda running style tulad ko. Gusto ko siyang makilala. Isang magaling na mastang. Kilala mo si Trinidad? Alam mo ba kung nasan siya? Walang ganong klaseng mastang. Wala na. Huwag na natin pag-usapan ng tungkol sa mastang na yon. Tulad nga na sinabi ko, kung magtatagal pa kayo rito, mauhuli laki ng boss ng mafia. Sandali lang! Meron akong hihilingin mula sa'yo. Alam ko kakaiba ito. Pero pwede mo ba ako ipakilala sa boss ng mafia? Sa boss? Ipapakiusap ko sa kanya na itigil ang pagpapatakbo niya ng illegal na horse racing. Ihihiling ko rin sa kanya na palayain niya ng kapatid kong si Makibao. Wala akong pakialam sa mga gusto mong mangyari. Uy! Sandali lang! Pabayaan mo na siya. Kung hindi niya tayo tutulungan, ililigtas ko mag-isa ang kapatid kong si Makibao at haharapin ko ang boss ng mafia para pagsabihan siya! Bossing, malagay magpabalik sa track. Nakakatakot naman ang Black Hand Group. Parang nanggaling sa gera. Paano na nabubuhat na magayan? Eh, oy Bossing, bakit bigla na laki yung tumba? Masyadong mabigat ang mga armas na dala ko. Mafia Boss! May gusto akong sabihin sa inyo! Teka, saan naman siya nanggaling?
Egot talaga. Ano yung balita tumatago sa atin? Ewan. Gusto kong ibalik mo sa akin ang kapatid ko! Ang kapatid mo? Hindi ko alam kung sino tinutukoy mo, pero para lang malaman mo, hilig kong kunin ng mga bagay na hindi ko pag-aari at hindi ako marunong magbalik. Humanda ka, pagbabayarin kita sa ginawa mo! Matabahan niyo, Bulingge! Ilan! Aba, hanga din ako sa'yo. Matapang ka, Bulingge. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo binibigyan hinihiling ko sa'yo na palayain ang kapatid ko. Makakayaw na yung source champion na ngayon. Nariyabag na mag-salta, pero ngayon tignan makinakalad ka. Talaga naman? Ano bang ginagawa niya? Paano kung pati tayo hulihin ng mafia? Ano nang gagawin natin? Ay, sabi ko na nga ba, nahuli na tayo. Pinahamak niya lahat ng kasama niya para lang iligtas ang kapatid niya. Ano yun? Sinasabi mo bang ikaw ang kabahay na nanalo dun sa Japan Derby Competition? Nagamugha kasi sila nung isang puting kabayo, kaya yun ang nadukot namin. Pero sa tingin ko, ito na ang tunay na Midori Makibao. Sure na. Malaki ang kikitain natin sa kanya. Ano bang pinagsasasabi niyo dyan? Ha? Huh? Tingnan niyo siya, eh halong aso, buriko at baboyang hayop na yan. Sino maniniwala na siya ang number one racehorse ng Japan? Anong sinabi niya? Pero boss, kasi siguro kung siya yung nasa magazine. Pwede na ako itukuyin ang isin ng mga sikat na tao sa magazine. Ano na magayari sa atin? Ewan ko. Ah! Ang sakit! Huwag kang umiyak. Mawawala din ang sakit mamaya. Salamat, Kuya. Paumanhin. Mukhang nagising kita. Ah, sino po kayo? Ipahid mo sa sugat mo ang halaman na yan. Nakakapagpagalingan. Paalam na. Ang bait mo, Kuya. Ah, yan yung kapatid ng malita yun? Opo. Nakakawalan ko na siya ngayon. Huwag mo munang gawin yun. Pwede ko siya magamit. Meron akong ideya. Kung ganun, boss, naniniwala na po kayo na nung nahuli natin yung champion horse ng Japan? Ano nga, Hilo? Nakaisip ako ng maraan kung paano tayo kukita ng limbak-limbak na pera. Manood na lang kayo. Paso. Hinahanap niyo daw ako. Fried chicken. May hilingin sana akong pabor mula sa'yo. Isang pabor? Oo. Oh. Ngayon na ang huling araw ng karera. Ikaw lang nakapanalo na 5 karera dito at alam ko ikaw ang paborito. Alam ko rin na ibubusta nila na ikaw ang mananalo sa araw na ito. Pero, gusto kong kumita ngayon. Kaya ibubusta ko ang pera ko na mananalo sa araw na ito ay si Baked Potato. Magagawa mo ba ang hinihiling ko? Ang pabor na hinihingi mo ay magpatalo ako sa karera ngayon? Gusto mo mantaya ako sa karerang ito? Ganun na nga. Ganun lang kasimple, fried chicken. Boss, malaking utang na loob ko sa inyo. Dahil iniligtas niyo ang isang ligaw na kabayong tulad ko mula sa isang patibong. At pinayagan niyo ako manirahan dito. Pero, hindi mo pa rin kaya mandaya. Matagal ko na naririnigan mula sa iyo. Kakaiba talaga ang bilis mo. Kaya naman sobra-sobrang kabait ang pinapakita ko sa iyo. Maayos ang pagtrato ko sa iyo. Pero hindi ba dapat? Suklihan mo ang kabaitan at awa na ibinigay ko sa'yo. Tama lang yun, hindi ba? Gusto mong bayaran ko ang kabaitan mo? Oo. Simple lang ang sagot na ibibigay ko sa'yo. Kahit kailan, hindi ako mandaraya. Kaya, huwag kang pupusa kay Baked Potato dahil mawawalan ka ng pera. Hindi. Gagawin mo ang iniutos ko sa'yo. Magpapatalo ka kay Baked Potato sa karerang ito.
Labas na. Teka, pinapalayan niyo na ako? Oo, oh, wala ka nang dapat ikatakot. Pinapapunta ka ni Boss dun sa racing area. Halika na. Kasi niya ka manood ng karera? Si Fried Chicken, yung kabayan nagbigay siya ng bulaklak kagabi. Tatakbo siya ngayon sa karera. Hiniling niyang manood ka para magganaan siyang tumakbo na mabilis. Fried Chicken pala ang pangalan niya. Ang bait niya. Kung gano'n tinulungan kami ni Fried Chicken para palayaan si Bakibako. Ano naman to? Ang horse racing news. Mukhang si Fried Chicken ang paborito sa mga kompetisyon na gayari dito. Siya ang number one sa lahat ng karera na gaganap. Ibao! Boss Arnold! Ililigtas ko kayo. Okay lang ba kayo? Ay, tayo, Makimao! Hindi pa nakakawala si The Bayard Chaskin, saka mapupunta, ha? Enjoy watching BitsTV.com. Gusto lang akong itanong sa kanya. Kilala mo ba si Trinidad? Alam mo ba kung nasan siya? Walang ganong klaseng mosta. Bossing, sa tingin ko si Fried Chicken at ang wild horse ng Amerika na si Trinidad ay isa lang. Alam ko mukhang pinalaking kabayo sa isang rancho si Fried Chicken, pero malalaman ko ang totoo kung makikita ko siyang tumakbo sa karera. Imposible mapaamo ang ganong kabayo. Tama nga ang sinabi ni Boss Orlan. Hindi madali mapaamo ang mga ganong klase kabayo. Isa pa, magkaibasan na ng pangalan, di ba? Maaring bigyan siya ng bagong pangalan nung dinala siya rito. Basta malalaman ko ang totoo. Panonoorin ko siyang tumakbo. Wow! Nakikita ko na rin tumakbo si Kuya Fried Chicken. Oo, oh, magsisimula na. Yeah! Hindi tayo nahuli! Yes, today's the last race and it has begun! Nangunguna po si Fried Chicken. Ang bilis po niya talaga. Mukhang siya na naman ang mananalo sa karerang ito. Ang ganda ng pagtakbo niya. Tignan niyo, maskulado yung katawan ni Fried Chicken. Tama ka. Mas maganda ang katawan ni Fried Chicken kumpara kay Cascade. Sabi ko na nga ba na isang wild horse si Fried Chicken at nasisiguro ko siya si Trinidad. Ah, mayroong isang kabayo humahabol kay Fried Chicken. Si Baked Potato yun ah! Sabi yun, ayon sa binasa ko, mabagal na kabayo si Baked Potato. Palagi siya nahuli at konti lang ang fans siya. Ganyan nga, Baked Potato. Naniniwala lahat ng tao na si Fried Chicken na mananalo sa karerang ito. Yayaman ako ng gusto. Aha! Baked Potato! Fried Chicken! Baked Potato. Kailangan mo ipanalo ang karera sa araw na ito. Gustuin ko man, boss. Hindi mangyayari yun dahil kay Fried Chicken. Kung hindi lang siya sasali ngayon, nasisiguro kong ako mananalo sa karera ngayon. Alam niyo naman, hong, mas mabilis sa akin si Fried Chicken. Ha, isa pa, siya ang champion ng lugar na ito. Masyado siyang malakas at maraming sumusuporta sa kanya. Huwag na ho kayo umasa sa akin, bossing. Makinig ka, patatalo ngayong araw si Fried Chicken. Naayos ko na ang lahat para manalo ka ngayon. Ibig ko sabihin, mandaraya si Fried Chicken? Huwag mo nang alalahanin yun. Ano nang gagawin natin, boss? O malulugi tayo sa pagpusta kay Baked Potato. Hindi siya makahabol kay Fried Chicken. Huwag kayong mag-alala. Bibilis na ang takbo ni Baked Potato. Hawakan yung mabuti ang maliit na puting kabayo na yan. Papa. Anong ibig sabihin nito? Chika, nakikita mo ba ito? Sana naiintindihan mo na. Kung hindi mo ako pagbibigyan, hindi ko nakasalanan kung anong mangyayari sa kanya. Kawawa naman ang kabayong ito. Sama talaga niya. Sa tingin ko, makikinig ka na kayo sa iniutos ko sa'yo. Kuya! Kuya! Tingnan niyo po yun, mga kaibigan. Mukhang nakakahabol na ngayon si Baked Potato. Bakit mo ba ginagawa ito? Ginagamit kita para maalala ni Fried Chicken na nawala niya ng kababatang kapatid.
Ang kapatid niya? Alam mo kasi, nakita ni Fried Chicken na mahulog na kababata niya kapatid na babae sa isang bangil. Ngayon habang hinahawakan kita ng ganito, naaalala niya ang sakit na dinanas ang kapatid niya bago ito namatay. Nasisiguro ko natatakot siya para sa iyo ngayon at hindi siya makapag-concentrate sa pagtakbo. Ang galing niyo, boss. Samahan niyo! Ha? Naririnig ko ang boses ni Makibako! Ano, Teddy Dog? Huwag ba ako mamaliitin, mister? Mal, isa kang mafia boss sa lugar na to, pero isa akong kabayan pinalaki sa Green Meadows Farm. Hindi ako papayag na gamitin mo ako pa-blackmail! Pagpakabait ka, maliit na kabayo. Kung hindi lagot ka na. Ano nangyayari dito? Bakit bumabagal si Fried Chicken? Nahuli na siya at inuunahan na ng ibang kabayo! Tumakbo ka! Fried Chicken, takbo! Talo na siya! Ang galing ko talaga. Magiging milyonaryo na ako pagkatapos ng karerang ito. Oh, ano ito? Lumabas ka! Ako ang takapagtanggol ng mga naapit ng mga inosyete! Ang kuya ko! Kumanda kayo mga masasamang loob! Kainin niya ang dumi ko! Papa ko! Nandito lang superstar na mag-aawit! Si Super Buyer! Baliw! Baliw pa na, ha? Walang laban sa amin ang bagya! Teka, ano naman ang papel ko dito? Chubby! Fried Chicken, tumakbo ka na ng mabilis! Wala ka lang dapat alalahanin! Ligtas na ako ngayon! May pagbabago na naman! Bumibilis na ulit si Fried Chicken! Ginagamit niya ang kanyang pambihirang bilis para makahabol sa nangungunang kabayo! Pero mukhang makahabol na ni Fried Chicken si Bay Potato! Malapit na! Lumalabas na ang Mazda running style niya! Kung magagawa niya yon, yun ang magiging pruweba na siya ang hinahanap naming wild horse ng Amerika na si Trinidad! Fried Chicken, gamitin mo na ang Mazda running style! Panalo na siya! Si Fried Chicken ang kampi ng karerang ito! Si Fried Chicken ang nanalo! Ang galit ng karerang yun, hindi ba kuya? Bakit mukhang malungkot ka dyan, Makibao? Hindi ko ba natutuwa na nanalo si Fried Chicken? Eh ano kung hindi si Trinidad? Ha? Tama ka, bossing. Isa kang magaling na kabayo si Fried Chicken. Natutuwa ako dahil hindi siya nagpatalo kahit na illegal ang karerang ito. Andito na si Mr. Yahoo! Ah, pasensya na ha. Naganap pa kasi kami na sasakyan ng mga hihiram kaya nahuli kami ng pagdating. Nasaan na siya? Kumusta si Makibako, ha? Okay naman po ako, Mr. Zhang. Oh, salamat at ayos ka lang. Si Fried Chicken ang nagligtas kay Makibako, Mr. Zhang. Sino si Fried Chicken? Teka, andito lang siya kanina. Kuya Fried Chicken! Saan nagpunta si Fried Chicken? Bakit bigla na lang nawala si Fried Chicken? Kuya Fried Chicken! Ha? Yun ay! Mga kasama sa tingin ko si Trinidad ang tumatakbo na yon! Ano sabi mo? Yung tumatakbo doon! Hmm? Saan? Wala naman ako nakikita, Makibao! Nananaginip yata ng gising niya. Hindi ako nananaginip. Nakita ko talaga siya doon. Okay lang, may nakilala naman akong isa pang magaling na kabayo, si Fried Chicken. Malaki talaga ang mundong ito! Hindi na ako makapaghintay na makapagkumpetensya uli! Hoy, Makibao, huwag kang magdudumi dyan sa likod!